Humarap sa media ang tatlong dating miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPPNPA na kusang sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan. Sina Kaalan na dating commander ng Bienvenido Valiver Command, kapatid nito na si Kahana at si Kashin. Isa-isa nilang inilahad ang naging buhay sa loob ng revolusyonaryong grupo. Si Kashin ang tinaguriang child warrior. 8 taong gulang siya nang mapabilang sa NPA. Sa pilitan umano silang tatlong magkakapatid na kinuha ng NPA mula sa Quezon Province at dinala sa Palawan. Kalaunan ay natuto siyang humawak ng armas. Nawasak ang kaniyang pamilya at pinalitan ang kaniyang pangalan. Sabi po nila yung pamilya namin, nagmula po sa ganun kaya dapat daw po kahit isa man lang po sa amin may sumunod daw po sa yapak nung magulang mo. Oo. So nung dalhin ka na dito, ano yung naging buhay mo dito? Nung dalhin ka nila dito sa Palawan? Ganun pa rin po. Palipat-lipat pa rin po ng tirahan. Kasi nga po nung nasa Sunda Army na po yung ate ko, hinahanap po kami. Naging sundalo na yung ate mo, na former rebel din. Apo. Mm-hmm. Marinong hinahanap po kami. Pag nalalaman po nila na hinahanap kami na ate namin, nililipat naman po kami ng lugar. Nag-aaral naman ng nursing si Kahana nang tuluyang umanib sa grupo matapos ang walang tigil na panunuyo sa kaniya. Hindi niya umano inakalang dito masisira ang kaniyang pangarapa. Papaalam ba sana ako ma'am na mag-full time na lang? Sabi po ng nanay ko, huwag na kasi nga tama na yung isa, sapat na yun. Paano na lang yung inabukasan mo? Paano na lang kami? Paano mo kami matutulungan? Mm-mm. Anong sagot mo sa mama mo? Wala po. Hindi po ako sumagot. Tapos, patay na lang po ng phone. Binaliwala ko po yung sinabi ng magulang ko. Mas pinili ko pong namundok. Nakatatanda niyang kapatid si Kaalan at hindi umano niya inakalang isa sa opisyal ng Kilusan ang aabuso sa kaniya. Ang masakit niya ay hindi niya nakamit ang hustisya dahil sa pagtatakip at pagbaliwala ng hukbo sa kaniyang karapatan. Binukas ko po sa isang kasama na kung saan ay may tiwala po ako. At doon na pag-usapan namin na yun nga, iayos na lang po, iayos si pagharap kaming dalawa. Tapos, yun, akala ko kasi matutuloy po. And then, yun na, pinarest po yun yung pinag-usapan kasi ano daw po, baka yun pa daw yung dahilan ng ikakamatay ng isang kasama dahil may sakit na daw po at saka nakahiya daw po sa mga pinamumunuan. So, big sabihin, yung liderato po yung priority nila, hindi po yung karapatan ng isang miyembro. Si Kaalan, nalason umano ang kaisipan noon kaya sumali siya sa NPA. Pinangakuan din daw sila ng suporta para sa pamilya, pero kasinungalingan umano ito. Nagpatuloy siya sa grupo dahil nahubog na siya ng mga turo. Sa Palawan, isa siya sa nanguna sa mga rally noong 2012. Nung maimbita ako na talikuran ko na yung legal na paglaban, mag-aarmas na ako, magsabihin, sasabi ako sa NPA, ang pinakaano nila ay RI lang daw muna. Sabi, pagkatapos ng RI, 3 buwan, doon ako magpapasya ng full-time sa NPA. Ayon pa kay Kaalan, mga kabataan ang target ng grupo sa recruitment. Napipilitan din aniyang tanggapin ang mga sibilyan sa mga liblib na lugar ang NPA dahil sa takot, lalo na ang mga katutubo. Pati umano mga propesyonal, politiko o mga may katungkulan sa gobyerno ay nahihikayat din. Nagiging source din umano sila ng pondo ng NPA. Political strategy ng CPPNPA ay yung pera din. Yung pera. Mas malaki yung pera dyan eh. Ibig sabihin po may suporta pa na nanggagaling sa kanila papunta po sa inyo. Alam ba, may mga abogadong kayang ipagtanggol yung isang, kahit pa NPA na nahuli, may mga abogadong dumadating dyan, maliban dun sa mga legal organization na ayos, ay nandiyan pa rin yung pera. Mariin namang iginiit ni Kaalan na may direktang ugnayan sa NPA ang ilang political organization gaya ng Gabriela, ACT Teacher, Kabataan Party List, Anak Pawis at Anak Bayan. Pirmado, hindi yan gawa-gawa kasi ako mismo,
ay isa sa mga nagkakampanya nung panahon ng eleksyon para maipanalo yung mga yan. Ngayon, ang hindi ko alam, dahil nga malalim tong connection ng CPPNPA, mayroon din silang connection sa mismo sa gobyerno natin. Nandyan yan, sa kongreso nga mayroon sila eh. Kaya, yung mga impormasyon na mga malalalim na impormasyon na nakukuha ng CPPNPA ay galing din mismo sa hanay ng nasa gobyerno. Pero nagpasya umano siyang kumala sa grupo dahil sa kawalan ng hustisya sa pang-aabuso sa kaniyang kapatid na si Kahana. November 5, 2019, ang magbalik loob sa gobyerno ang magkapatid na Kaalan at Kahana. Pasalamat umano sila dahil natutulungan sila ng gobyerno para magbagong buhay. May mensahe naman sina Kahana at Kashin sa mga tulad nilang kabataan. Yung mensahe ko lang po sa mga kagaya kong kabataan na huwag po ninyo akong tularan na naligaw ng landas, nalinlang, naniwala, na akala ko po ay tama. Tinalikuran ko yung magulang ko, yung pag-aaral. Naging palaban po ako sa gobyerno, pero at the end, gobyerno pa rin yung binagsakan ko at sila pwedeng tumulong sa akin. At mensahe ko rin po para sa mga kasamang naiwan, bumaba na lang po kayo habang may pag-asa pang binibigay sa atin yung gobyerno. Dahil kagaya ko, wag po kayong matakot. Dahil ako mismo po nagpapatunay sa inyo na hindi po totoo yung mga propaganda na kapag sumuko ka, ganyan nga, papatayin ka, re-raping ka kapag babae ka, ito torture, hindi po yung totoo. Masasabi ko lang po, yung mga kasamaan po na nasa taas, yung bumaba na po sila kasi abang may panahon pa. Sa ngayon ay malaki na umano ang kaibahan ng kanilang kalagayan. Sa malayang lipunan ay nakakausap na nila ang kanilang pamilya. Wala na ring pangamba para sa kanilang kaligtasan at dito ay unti-unti nilang muling binubuo ang kanilang mga pangarap. Lynette de la Cruz, Alpha News, Philippines.